Ang tanong na ito ay mula po kay Limang Kalasag. Basahin po natin. Ibig ninyong sabihin lahat ng pastor bulaan? Bago po natin yan sagutin, nais ko po munang i-welcome ang bawat isa sa inyo sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Please, subscribe now. I-share mo ito kung magugustuhan mo at i-like mo rin at mag-comment ka kung gusto mo pa ng another na pag-aaral sa mga kasulatan. Ngayon, mabalik po tayo sa tanong ni Limang Kalasag, na kung saan ay bigyan pa natin ito ng paglilinaw sa mga kasulatan. Tandaan mo kaibigan, hindi ako ang may sabi na magkakaroon lang ng isang pastor, hindi maraming pastor. Ano po? Sapagkat sinasabi mo, lahat ng pastor bulaan, kung meron pong darating na mga pastor pa maliban sa isang pastor na iniligay na ng Diyos, maaring bulaan nga po. Bakit? Saan ba manggagaling ang aral at turo? Di ba't doon sa isang pastor? Alamin natin sa kasulatan. Ako, basahin po natin sa mga sulat po ni Propeta Zacarias 11:16. Sapagkat narito, ako'y magtitindig ng isang pastor sa lupain. Malinaw po yan. Ang nagsasalita diyan, ang Panginoong Diyos, yung Ama. Siya po ang magtitindig o maglalagay ng isang pastor sa lupain po ng Israel. Amen? Basahin din natin sa mga sulat po ni Propeta Ezekiel 34:23. At ako'y maglalagay ng isang pastor sa kanila at kanyang papastolin sila sa makatuwid bagay ang aking lingkod na si David. Kanyang papastolin sila at siya'y magiging kanilang pastor. Alam niyo po, sa ganitong mga salin, ang ating agad-unawa ay si Haring David pala ang magiging pastor. Hindi po. Uunawain natin sa magiging descendant po ni Haring David, diyan magmumula yung magiging pastor ng Israel. Basahin natin sa ibang salin para manuwa lang natin. Ano po? Diyan din po sa 34:23 ng Ezekiel, bibigyan ko sila ng isang tagapagbantay na mula sa lahi ng lingkod kong si David. Siya ang magbabantay at mag-aalaga sa kanila. Meaning, to clarify, magagaling sa descendant ni Haring David, sa lahi ni Haring David. Doon magmumula o doon susulpot yung isang pastor na magbabantay. Malinaw po? Kaya balikan natin ito sa isang salin. Hindi tayo naalis dyan sa Ezekiel 34:23 kasi nga may mga salin na hindi agad natin makuha. Amen? Kaya nga inililinaw natin doon sa namamaling diwa, magbasa kayo ng ibang salin para maintindihan. Salamat kaibigan. Napadaan ka dito at ililino pa natin yung tinatanong mo na ang sabi mo sa iyong mga tanong, ibig niyo bang sabihin lahat ng pastor bulaan? Nakita po ninyo? Propesiya po yan na magkakaroon lang ng isang pastor. Kung magkakaroon pa ng maraming pastor, yan, nilahat mo na. Di, ikaw na ang may sabi. Mamaya malalaman pa natin. Tuloy natin ito, no? Para mas maintindihan pa natin, may ganito pang mga sulat na hindi nyo pa nauunawaan. Basahin din pa rin natin dito sa chapter 37. Nasa 34 po tayo, mag-jump po tayo ng 37. Meron pa tayong ganitong mababasa. At ang aking lingkod na si David ay magiging hari sa kanila. At silang lahat ay magkakaroon ng isang pastor. Malinaw po. Propesiya ito ni Ezekiel na magkakaroon ng isang pastor. Magsisilakad din naman sila ng ayon sa aking mga hakatulan at susundin ang aking mga palatuntunan at isasagawa. Basahin din natin sa isang salin para luminaw pa. Diyan din po sa Ezekiel 37:24. Paghaharian sila ng haring mula sa angkan ng lingkod kong si David. So malino po, diyan po magmumula yung propesiya sa descendant po ni Haring David. Tuloy natin, isa lang ang magiging pastor nila. Malinaw? Kaibigan o mga kapatid ko sa pananampalataya, para hindi na kayo umalis sa channel na ito, nagsasabi po tayo ng katotohanan. Kaya yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, please, right now, subscribe na po kayo. At tayo po'y lalong nagpupursiging maibahagi ang katotohanan.
Kaya ishare po ninyo ito sa mga mahal nyo sa buhay para maligtas, kasi alam natin na mali yung kanilang nagis ng pananampalataya. Dito lang natin matutuklasan sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Amen? Kaya kaibigan, ikaw namin sabi ng kung saan ang lahat ng pastor ay bulaan, kaya malinaw sa mga kasulatan na propesya ito ni Ezekiel na magkakaroon po ng isang pastol. Kaya po nagkaroon ng bagong tipan. Nababasa natin ito sa lumang tipan. Ulitin ko ang talatang ito. Paghaharian sila ng haring mula sa angkan ng lingkod kong si David, isa lang ang magiging pastor nila. Susundin na nilang mabuti ang mga utos ko't mga tuntunin. Kaya kung tayo po ay may isang pastor, tayo po ay sumusunod sa pamaraan at utos ng Diyos. Kapag marami kang pastor, hindi ka nakakasunod sa paraan at utos ng Diyos. Hindi mo sinusunod ang kanyang kalooban. Kaya yung mga nagsasabing sila'y pastor, kayo na nagsasabi na bulaan sila. Kasi nga, isa lang yung pastor. Kaya huwag kayong pasabi. Kaya nga ako, hindi ako nagpapasabing ako'y pastor. Nangangaral ako o nagsasalita ako, hindi sa ganang akin. Sinasabi ko yung katotohanan na sinasalita ko yung salita mismo ni Kristo, yung mga aral at turo ng Diyos na kung saan ayun ang ating matutunan. Amen? O ngayon, ilinaw pa natin. Kasi nga po, yung matitikas ang ulo, gusto pa nilang maging pastor, eh wala tayong magagawa. E di alamin natin sa ating Panginoong Kristo, ito ang sinabi niya. Sa mga sulat po naman ni Apostol Juan 10:16, at meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito, sila'y kailangan din namang dalhin ko. At kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Malinaw po ba? Yan po ang ating natunghayan, sapagkat ang sinasabi ng mga aral ay ganito. Basahin po natin, ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti. Ang mga salita ng mga pangulo ng mga kapulungan na nagbibigay mula sa isang pastor. Malinaw po ba? Sa isang pastor po nagmumula. Kung nangangaral ka, nagtuturo ka, ang ipangaral mo doon sa nanggaling sa isang pastor. Kaya po kung nangangaral ako, hindi nanggaling sa aking aral, nanggaling doon sa iisang pastor. Sino po yon? Walang mabuting pastor kundi yung ating Panginoong Hesukristo. Basahin natin, ano? Balikan natin itong 10:11. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Kaya kung ikaw ay tupa ng Diyos, sumusunod ka sa kanyang pamaraan at utos. Dahil meron kang pastor, hindi ka dapat patawag na pastor. Kung alam ito ng mga pastor, bakit sila nagpapatawag na pastor? Bakit? Sila ba ang susundin natin? Wala tayong susundang mga pastor maliban sa isang pastor na si Hesukristo. Amen? Kung kayo po ay nakaunawa at nakaintindi sa ating paliwanag na kung saan ay naunawaan mo na ngayon na meron palang isang pastor, ayun po si Kristo. Kaya huwag tayong patawag na pastor dahil matatawag kang ang bulaan dahil isa lang yung pastor na inilagay ng Diyos Ama para magkaroon ng isang kawan. Ibig sabihin po, kung tayo ay tagasunod ni Hesukristo, matatawag ang tupa. At yung tupa, tumatawag sa isang pastor. Naririnig natin yung kanyang tinig sapagkat kinikilala natin na si Kristo Jesus ang tunay nating pastor. Salamat po sa inyong pakikinig. Naway, natamnan kayo ng mabubuting aral mula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya please, subscribe now. I-like mo na ito at i-share mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Mag-comment ka kung ikaw ay tagasunod ni Hesukristo. Muli nating ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Hesukristo. Hanggang sa muli, Amen.